Pag-usapan po natin yan. Unahin po natin ang mismong author ng naturang mga panukalang batas. Walang iba kundi si Congressman Aurelio Dong Gonzales at ng Pampanga. Magandang umaga po Dong at maraming salamat po sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga DS Report. Kung Gonzales? Opo, magandang umaga po. Yan. Magandang umaga po sa ating mga listeners, mga televiewers, at sa ating mga sumasabay-bay sa ating programa po. Yan yung umaga po. Thank you po sa pagpapakulak nyo sa aming munting programa. Okay. Opo. Nunahin po natin yung, doon po tayo sa inyong panukala na extend yung term ng Pangulo. Pawasan ng isang taon to extend for re-election. No po, subject for re-election. Ganun din po ang tanong po. Sa kabila ng, sa gitna ng napakatinding problema ng ekonomiya, ba't kailangan pong unahin ito? Well, Henry, ano, to give you a little background, 17th Congress, pinail ko na po ito. Ano? So, federalism kasama po ito, pero basalimugot yun, economic provisions, local funds, national funds. So, marami hong debate talaga na nangyari sa floor. So, hindi po natuloy. An 18th Congress, final ko na naman po itong resolution both houses number 7 noon, 18th Congress. Pero hindi po na-calendar kasi medyo marami din pinag-uusapan. So, ngayon pong 19th Congress, sabi ko nga po, I will refile it again para mapag-usapan naman itong aking panukala para walang masabi na patapos na yung presidente, di ba? Baka may plano silang mag-extend. Hindi po eh. This is a fresh mandate, a new Congress and a new administration na palagay ko pwede ng pag-usapan. Regarding naman po, dun sa problema ngayon, totoo po yun, naniniwala po ako. Talagang inflation, lahat, talagang nagkataon po na talagang yung problema dumating, di ba? So ito po, dati na po kasi ito. So nagkataon po talaga na may problema po ngayon. Not only now. Hindi po sinasabi bakit kayo ko lang final ito. Hindi po, matagal ko na po final ito. Sa 20 mahigit na panukalang batas na propose ko, ito po yung kinuha ng media para at least mapag-usapan. At sinabi naman po ng mga tumatakbong Pangulo during presidential campaign, kung 5 po yun, ang sumagot siguro, in my recollection, there are 4 presidential balls who answer na pag tinatanong nila, panahon na ba para i-revisit the 1987 Constitution. So sa liba, 4 siguro, sabi niya, it's time to revisit, to discuss, to tackle the 1987 Constitution. So yun ang sagot. Kaya ito po naman, napakadali lang po naman po dito ang aking resolution na talagang napakaiksi po ng 3 taon sa mga local officials. At yung unang-una, ang laman po nito, itong resolution both houses number 1, to convene the Senate and the House of Representatives in 19th Congress into a constituent assembly in proposing amendment of the 1987 Constitution. Ano po laman nito? Unang-una po, kailangan po yung presidente at vice president, tandem po yan, na ano kung ano yung boto ng Pangulo, yun din ang boto ng pangalawang Pangulo. At kailangan po, they belong to the same party. Like for example, we are from PDP Laban. Kailangan po PDP Laban po sila pareho. Number 3, yung Pangulo po, in 1987 Constitution, meron siyang 6 na taon. Ang proposal ko po, gagawin ko pong 5 taon, pero with re-election. Pangapat, yung Vice President, entitled naman po siyang mag-re-elect sa 1987 Constitution. At kung ma-approve po ito, pwede siyang mag-re-elect bilang sa bagong panukala, 5 years at another 5 years. Ngayon, kung gusto niyang tawag po ang Pangulo, nasa sa kanya na po yun, nasa Vice President na po yun.
Number five, yung mga gobernador, vice governor, hanggang sangguniang bayan members, from 3 years, gagawin nating 5 years, only one re-election. Bali, 10 taon po. At yung mga congressmen po, na 3 years lang po yung kanilang termino, na may tatlong termino, bali 9 years, gagawin lang po nating 3 to 5 at 2 termino, bali isang re-election. So yun po yung laman ng ating panukala. Wala pong ibang laman ito kung hindi lang. Napakasimple lang po. We will not renovate the wall, the whole house. Yung kumbaga sa bahay, yung tulo lang po, yung gutter, yun lang po ang palitan natin. Hindi natin babaklasin yan. Hindi po, ito lang po. Ito lang po. From 3 to 5 with the election. Anyway. Of course, maraming nagsasabi po na hindi kaya ito ay self-serving. Halimbawa, yung mga miyembro ng mga kongreso, hahaba yung kanilang term. Opo. Henry, hindi po ito self-serving. Kasi po ako, bilang kinatawan, I am on my last term, di ba? I am on my last term. Ibig sabihin, hindi na po sa transitory provision ko po dito sa panukala nito. Sa transitory provision, number one, yung mga naging pangulo, they cannot run any elective position. Number two, yung mga last term, kamukha ko po, hindi na po kami pwedeng tumakbo, gobernador ka man o anong position mo. If you are on your last term, you cannot run. If this proposed house bill, resolution about houses, magiging bagong batas. So yun po, ito ang sinasabi nila. Ito po, hindi magiging self-serving. Yung Pangulo, hindi po siya pwedeng tumakbo na kasi 1987 constitution po yung ginamit natin. Hanggang 2028 naman po siya. Yun po, hindi po siya, ito self-serving anyway. Okay. Ito ang isang provision dito sa inyong panukala. So, halimbawa, nakadalawang termino kayo as member of the Congress. Apo. Hindi na kayo pwedeng tumakbo sa anumang political position after that. In how many years? Hindi po. The same position. If you are a congressman. The same position. If you are a congressman, you cannot run if you are on your last term. So, pwede ka naman tumakbo, of course, sa ibang position kasi last ang sinasabi po ng batas ng Constitution, hindi ka na pwedeng tumakbo sa position na yan pag nakatatlong termino ka na. So, this is a new ballgame because bago po ito, na pwede ka naman tumakbo kahit sa 1987 Constitution, pag tapos ka na sa isang position, if you want to run to other position, you can run po, diba? Po. Mm. So, ano po ang pakinabang nito sa taong bayan? Well, obviously, ano po, kahit hindi man kayo, dahil ika nga, last term yun na, although pwede kayong tumakbo sa ibang position, ika nyo nga, no? If you want, opo. Ang Pangulo, ha? Ay opo. Entitled sa re-election, ganun pa rin yung iba niyong kasamahan na second termer, sabihin na natin, ano, ay pwedeng hanggang 10 years kung tutuusin na nasa Kongreso. So, sila makikinabang, sabihin na natin. Ano? Pero ano pakinabang ng taong bayan dito? Alam mo, Henry, ano, yung pakinabang ng taong bayan dito, this is the time to amend talaga eh. 3 years is too short. If you remember, Sir Henry, ano, nung si Presidente Duterte na nagpaalam siya sa ating kababayan, sabi niya, mahal kong kababayan, maraming salamat po sa inyong suporta. I did my best, but hindi ko po natapos lahat because my time is up. Wala na po ako, naubusan po ako ng panahon. So, totoo po yan. With that trust rating of the president, di ba? Approval rating of 75% on that time, kung magre-re-elect siya, mayroon siyang re-election with the continuity, may tutuloy niya po yung programa, mga proyekto, mga policy,
mga economic provisions, lahat na makakaganda. We are on the middle of pandemic. Yun ang sinasabi ko, buong continuity. The local plan, the national plan, the Philippine Development Plan, yung 10 taon po talaga eksakto po yan. Kahit sa local, yung mga mayors, mga governor, opo, yung mga executive. So 3 years talaga is too short. Kamukha po kayo katatapos ng eleksyon, naghahanda, we are on the transition period, di ba? It will take time, lalo na sa Kongreso, di ba ho? Opo, okay. 3 years, halimbawa, or let's talk about the presidency. 6 years, sabihin po natin, sabi nyo nga, medyo kulang yun para matupad talaga kung ano yung mga programa na ninanais ng isang Pangulo, yung vision ng isang Pangulo ng Pilipinas. Opo. Pero hindi kaya yung 10 years, yung possible 10 years, masyadong mahaba naman para sa isang presidente na pangit ang performance. Totoo po yan, Henry, ano? Sir Henry, totoo po yan. Kung natatandaan nyo, si President Ramos, ang sinabi niya during his cabinet meeting dito sa aming probinsya, sa bahay ko pa po yun, ang sinabi niya, a good president is 6 years is too short. A not good leader, 6 years is too long. So kung talaga nagtatrabaho ka po, talaga napakaiksi po ng 6 na taon, di ba? So isipin niyo lang po, no? Just pag-aralan po natin. Mag-file ka ng candidacy, mangampanya ka on your first term, ano? Maghahanda ka lahat. Practically yung less than a year, mauubos na po diyan. Tapos yung third year mo po, you're filing your certificate of candidacy. So pagdating po ng March, halimbawa sa 2025, sa October 2024, magpo-file ka na naman ng Certificate of Candidacy, and then 2025, the midterm election, di ba? So talaga, yun lang po, less than 10 months na po yun. Hindi na magtatrabaho yung mga politiko doon, mga kampanya na po. So, yung first and the last, yun lang po, hindi ka na talaga makagawa. You're focusing on your campaign. Yung midterm lang po, yung mid-year, yung the second, yung lang po talaga ang pwede mong gugulin sa pagtatrabaho. Lalo na kung first-termer ka, siyempre may learning curve yan, lahat. Lalo na ngayon, yung mga bagong congressman, ang dami. Nagsiseminar, nag-aaral, naghahanap ng office, they're waiting for their membership and vice chairmanship. Tapos, darating yung budget, igugulin namin yung budget, magdi-deliberate kami. So, yung 1 year po, patapos na po dyan yung December. So ngayon, may second zona na sa next year. Practically, on the third year po, on the last zona of the president for the 19th, third regular session of 19th Congress, patapos na po yun. Kaya, on my experience po talaga, Sir Henry, at sa ating mga listeners, napaka-iksi po talaga ng 3 taon. So kung gagawin natin 5 taon yan, yung plano natin from day one, pwede nating matapos hanggang 5 years. Ngayon, kung hindi matapos, may re-election ka, you can continue. So 10 years, I think, is enough para matapos. Nakikita naman po natin sa mga local chief executive yan. Ako, nakikita ko po na talagang napaka-iksi po if you are on the ground and you can talk to the chief executive, the mayor, the governors. Talagang maiksi po, Sir Henry. So wag po kayong magalit. This is the new constitution of the people. Siguro po, kahit hindi nyo na itatanong, Sir Henry, ano? Yung ating constitution, yung number one is the Malolos Constitution. Wala pong plebisito yun. Number two, the 1937 Constitution, that is the American Constitution, basically. Number three, that is the 1943 Constitution, Japanese occupation. Puro ba'y foreign po ito, ano? Number four, yung 1973 Constitution, yun po yung martial law, di ba? Number five, yung Freedom Constitution. Wala pong plebisito to, yung President Cory era Constitution again. Tapos itong 1987 Constitution na nagkaroon tayo ng Constitutional Commission members.
handpicked and appointed by former President Cory. 47 po yun. So sila po ang bumalangkas ng 1987 Constitution. Wala po yung plebisito. But now, Sir Henry, this is we need. We need a true Filipino Constitution free from foreign influence and intervention through a genuine democratic process. Ito po ang pinaka konstitusyon ng bawat Pilipino kasi po lahat ng magagaling na drafters, elected members of Congress nandito po sa Kongreso. So, ang masasabi ko lang po, dadaan po ito with the approval of the majority of the Filipino people via plebiscite. Hindi po kami ang mag-a-approve dito. The Filipino people will be the one to decide whether they like it or not, my proposal, at least dumaan po sa demokrasya, democratic process, plebiscite. So, not meaning to say, final ko po ito, ma-approve na kagad. Marami pong debate dito sa committee level, sa floor. So, marami pong pagdadaanan ito. We will invite the framers, we will invite the academe, we will invite the various sectors in our committee hearing para marinig po natin kung talagang karapat-dapat. Ngayon, pag hindi pumasa, wala po tayong magagawa. At least ginawa ko po yung role ko bilang mababatas. And this is my personal proposed house bill. What houses? Sir Henry, opo. Opo, opo. Na-file nyo na po ito last Congress. Pero sa two Congresses po, sir. Two Congresses. So, ano po ang palagay nyo na mapapansin ito this coming Congress? Kung last year po, last Congress, hindi masyadong naasikaso yan at hindi natin eh, what makes you think na this time, pakikinggan ito at ma-actualan ito ng inyong magkasamahan sa Kongreso? Sir Henry, you know, sa 17th Congress, we tackled this federalism in form, but included this term limits. We tackled the economic provisions, the national funds and the local funds, et cetera, et cetera. Umabot po sa floor ito, hindi po umabot sa panahon. On the 18th Congress, final ko po ito, medyo late na daw. So why only now? Kulang na daw sa panahon. Okay. So ngayon po, 3rd Congress, this is our 19th Congress, labing dalawang taon na po. 9 years, bali pala, 9 years, na ngayon, maaga ko pong final, parang wala pong masabi na kasi bago naman po yung Pangulo, bago yung Kongreso. So this is the time to tackle. And it's up to the pleasure of the body. It's up to the pleasure of the members of the Congress. Kung ano ang masasabi nila. May narinig po tayo sa Senado na kailangan revisit at kailangan tandem yung presidente at vice president. Diba? At ngayon po, siguro po panahon na at sinabi ng mga ibang mambabatas, kumbaga sa sasakyan, luma na, 35 years old, kailangan magpalit na tayo ng pyesa. So yun po yung mga sinasabi nila. I'm not quoting anybody, but I'm just listening to their suggestions. Yun po, Henry. Oo nga po eh. Actually, yung quote na yun from your colleague, opo, sa Congress, medyo nag-generate din ng kontrobersya. yung sasabi na kailangan palitan na yung spare parts, hindi naman ganun siguro kasimple. Okay, let's talk about the 1987 Constitution. Kasi yun po ang papalitan, 1987 Constitution. Sa aking pagkaalam at sa aking panaliksik, sa aking pakipag-usap sa mga constitutionalists, no? Itong mga nakaraang mga panahon. Sa aking pagkakaintindi, bilang layman, ano po, hindi po ako akad. Ginawang 3 years ang term dyan sa Kongreso at 6 years dyan sa bilang presidente. Una-una sa Kongreso at sa mga local position. 3 years dahil nga yun ang diwa nila na yung mga hindi karapat-dapat, maiksi ang term. Hindi tatagal. Kung gagawin limang taon yan,
yung maling nabot, yung mga hindi karapat dapat, eh medyo matagal ang term. Tama po kayo. So, I think deliberately ginawa nilang 3 years para madali makapagpasya ang tao na, uy, mali pala tayo ng binoto. Ibali, 3 taon lang yan. Ito ba? Alam mo, Sir Henry, ano, everything is changing, di ba? Nagkakaroon ng changes, napakabilis po ng panahon. I'll just give you an example po, ano. So, 3 years, okay, tama po yun. Madaling magpalit, kung hindi naman siya capable. In America, 4 years po yung Pangulo, mayroong re-election, di ba? 4 years. Pero, nagkakaroon po tayo ng audit. Ano yung audit? Yung audit, bibigyan pa ng grado ng taong bayan. Like for example, sa Amerika, nagre-elect si President Trump pero natalo kay President Biden. Pero meron siyang re-election po, di ba? Nagsalita yung taong bayan na gusto nila si President Biden. They want change, di ba? So yun po yung sinasabi ko, ganyan din po sa atin. Kung ayaw ka ng taong bayan, they will give you an audit, they will give you a grade. Kung talagang ikaw karapat dapat ka pang magsilbi, ituloy yung katungkulan mo bilang anumang posisyon. So, yung 3 years po palagay ko as of this point in time, 35 years ago, kung 2 years lang po siguro yung pag-uusapan natin, hindi naman po masyadong mabigat yun kasi napakabilis po ng panahon. So, may point po kayo, may point, naniniwala po ako doon, kaya nila ginawa para at least hindi magpasasa yung mga nanunungkulan na hindi naman nagtatrabaho. May point, naniniwala po ako doon. Pero may audit naman po doon the other hand. Okay. Pangalawa, so nandun pa rin po tayo sa 1987 Constitution. So ibig sabihin, bubuksan nga ito. Itong 1987 Constitution. Which, actually, marami ng attempt na buksan ito eh. Even during the time of President Ramos, meron nagpapanukala na tsa-tsan eh. Di ba? Lahat po ng past president. Ulong era, of course, hindi. 2 taon lang under GMA, meron ganun panukala. Kahit na si Pinoy, meron ganun panukala. Of course, hininto kagad yung ni Pinoy. During Duterte's time, may panukala ka naman. At ngayon, panibagong panukala na buksan ang Constitution. Which is, hindi naman nangyari nung nakaraan mga panahon. No? Kaya nga ang tanong ko, what makes you think that this time, papayag na ang inyong mga kasamahan? So, we will just wait for the decision of the members. Unang-una po, sa miyembro po yan sa Kongreso, kung ano po yung pleasure nila, kung gusto na po nilang revisit the 1987 Constitution. At ito naman pong akin, hindi naman po complicated, napakasimple lang po, a matter of term. 2 years lang po ang iningi ko at saka yung re-election ng Pangulo para at least may continuity. So I am not the one to decide on this po. We have 315 members and 24 senators because in amending the 1987 Constitution, number one, the process is CODAS, number two is CONCON, number three is People's Initiative. And my proposed House Bill number one is to convene a Constituent Assembly. Ito po ay napakatipid. Wala pong gastos, plebisito lang po ito, but ito eh papayag. Unlike CONCON, nagboboto ka pa po, mag-i-elect ka pa po ng mga CONCON, at yun, igagastos ka pang bilyon-bilyon, eh nandyan na po sa Kongreso yung mga magagaling, kaya po sila nanalo sa Kongreso kasi magagaling po sila siguro, di ba? So, inilukulok po sila dyan. Nandiyan na po yung mga magagaling na drafters ng ating konstitusyon. Pero, of course, meron mga disadvantages din. Ano? Kasi, halimbawa sa isang CONCON, at least nakakapili yung tao sa expertise
ng mga kakalikot sa ligang batas. And, of course, magaling yung ating mga miyembro ng Kongreso. Ano, ano po, ay hindi natin tinatawaran yan. Pero yung expertise sa Constitution, sa batas, eh, kailangan din po yan. At yung lalim, ano po, sa pagbabalangkas. Hindi lamang batas ang babalangkasin dito, ano po. Yung Opo. Mismong sa akin, history, eh kailangan halungkitin mo rin yan. Eh, kasi ano bang diwa ng 1987 Constitution? Bakit ginawang multi-party system? Anong dahilan ng mga constitutionalists, ano, mga framers ng Constitution para gawing multi-party system? Meron sila mga debate dyan eh. Meron sila mga dahilan kung bakit yun ang kanilang pinanukala. Ngayon, itong Kongreso, eh, gagalawin yan. So, kinakailangan mas maganda yung kanilang pagrarason para palitan yung multi-party system. Basically, papalitan yung multi-party system. Ano po? Sa akin pong panukala, proposed resolution number 1, both houses. Hindi ko po sinama yung party system. Wala po akong sinamang economic provision. This is more on term limits from 3 to 5 years. Naka-focus lang po ako doon. Naka-confine lang po ako doon. Number 2 po, yung sinasabi niyong maraming karanasan and the history of the 1987 Constitution. Ginawa na po namin yan noong 18th Congress at 17th Congress na pag-usapan. Ang daming magagaling po mga kongresista na magagandang ideya at mga akadem at mga iba-ibang sektor na nag-attend po sa aming hearing. Napakagaling po nila. Talaga po, hindi lang po nagkaroon ng oras para ma-approve. So, at saka marami pong pinag-uusapan kasi if you're talking of national funds and local funds, sino ang mag-aano dyan? So, talaga po, Sir Henry, pag binuksan mo lahat yan, kumbaga sa bahay, in-open mo lahat yan, ni-renovate mo lahat yan from foundation to roofing, talagang hindi ka po matatapos. Kaya ako po, ang ginawa ko, isa lang po, section po ang ginawa ko. Yung tulo lang po ang ginawa ko. Kumbaga sa yero, eh, yung tulo lang po, papalitan ko lang po yun. Papalitan ko ng bago. Yun lang po para mabilis. At siguro po, my main objective is continuity. Continuity po ang pinaka-importante rito. Okay, with that, maraming salamat, Congressman, sa panahon yes, na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga DSC Report. Salamat po, anytime po. Maraming salamat po.